Magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome back sa Garden of Kuyakoy. Hindi pa gaano nakaka-recover yung mga nasalanta ng nakalipas na hanging amihan. Napakalakas nun ha, yung epekto ng shear line. Dito sa aking garden, obvious ang epekto nito sa aking mga ampalaya. Kitang-kita nyo. Yan. Supposed to be kumalat na sana yung mga baging dito sa trellis, pero dahil dun sa malakas na pag-ulan at saka hangin, wala, naglaglagan at nabulok yung mga baging. Pero sa nakalipas na 5 araw na pagtigil ng malakas na ulan at hangin, ay nagre-recover yung mga panibagong baging ng ampalaya. Although hindi na ako gaano umaasa dito, may mga nabubuong nalilinis na bunga tulad niya, no? Yeah. Pero hindi na ako gaano umaasa na makakapag-produce pa to ng profitable na volume ng bunga. Kaya eto na oh. Dito na ako nakatutok ngayon sa aking relay plant na galante. Yung string beans ng East-West. Kikilatisin natin to, o kikilatisin ko para mapansin ninyo kung ano yung advantage ng pagtanim nitong variety ng string beans o yung mahabang sitaw. Kasi sa karanasan ko, ang sitaw na to ay masyadong malakas ang resistensya. Ibig kong sabihin ay kahit salantain, ay nakaka-recover pa rin. Isa sa mga magandang characteristic kung bakit ko nasabi na matibay ang galante ay tulad nito. Diyan sa nakalipas na mga araw, naging banso to, kinain pa ng uod, tinuka ng manok, pero nagre-recover. Yan. Ito rin. Okay, nakikita ninyo naglulumba-lumba pa sa ihip ng hangin. Yan. Pero napakaganda ng pagtubo. Makikita ninyo yung plastic mold sa tadtad na ng butas dahil sa ito ay pangatlo ng batch ng tanim. Yan. Nagsimula ito sa sitaw, galante din, and then sinundan ko ng sili at saka ampalaya. Ito ay isa pang magandang halimbawa. Sapul na sapul yung puno ng sitaw, pero nagkakaroon ng panibagong sanga. At yan ay makakapag-survive. Yan. Medyo malayo na yung agwat ng mga hindi nasalanta. Yan ang nagkakaroon ng mga tendrils o ng mga bagging na ayun, kakapit para makagapang paakyat dito sa trellis. Pero ito, hahabol pa rin to kahit papaano, no? Hahabol pa rin to sa doon sa stage ng pamumunga. Yan. Kaya kung gusto ninyo magtanim ng sitaw, try ninyo yung Galante F1. Marahil yung iba ay ganun din yung characteristic, pero para sa akin, subok na subok ko na tong variety ng sitaw na talagang matibay na mag-recover sa pananalanta ng panahon o kaya ng peste. Yan. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung ampalaya na namumunga din kahit papaano. Yan. Pero ito ay para uso na lang, pang-consumo na lang ng pamilya. Oh, yan. So hindi rin maganda na madidisappoint tayo kaagad. Bigyan natin ng pagkakataon na makarecover yung halaman dahil kahit konti ay makakapitas pa rin tayo. Dulot ng pananalanta ng panahon. Kasi nature we have to respect nature. At kapag nag-recover, tiyak, makikinabang pa rin tayo. At isa sa mga katangian ng mga magsasaka o mga hardinero ay yung hindi nagsasawa sa pagtanim. No, tuloy nang tuloy sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Yung sama ng panahon ay pinagsasamantalahan. Halimbawa yung ulan, di ba? Tanim lang tayo kasi hindi na tayo kailangan magdilig. Sasamantalahin natin yung ulan. Yung malakas na hangin, wala namang problema sa buto yun. So kapag calm down na yung panahon, ano, bumalik na sa magandang sitwasyon, yung mga halaman naman yung babawi. Tutubo, gagapang, mamumunga, at mamimitas tayo. Lalo ngayon sa ngayong panahon, ano, February, papasok na yung summer. Ito na yung pagkakataon na kailangan talaga magtanim tayo para humataw naman yung ating mga pinagkakakitaan ngayong papasok na summer. Alright, so ito yung hinihintay din ng ating mga consumers dahil reklamo na ng reklamo sa taas na presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga gulay.
Ito din yung pagkakataon natin mga magsasaka na marahil tatamaan pa rin natin yung magandang presyo bago pumasok yung dagsa ng dami ng ani ngayong papasok na summer. Alright? So yan mga kaibigan ang aking munting pagbablog ngayon tungkol sa aking bagong tanim na Galante F1 dito sa Garden of Kuyakoy. God bless you all and bye-bye.